Kumusta mga brad? Pag-usapan natin si Apo Ano na kilalang mami na sobrang popular sa Pilipinas. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Karamihan sa mga kilalang mami sa kasaysayan ng mundo ay matatagpuan sa Egypt. Pero kakaunti lang ang nakakaalam na meron ding mamis ang Pilipinas na naging bahagi na ng ating kasaysayan at kultura. At isa sa kilalang mami ng Pilipinas ay si Apo Ano. Si Apo Ano ay dating leader ng isang tribo sa Benguet Province at nagmula siya sa lahi ng Kankani sa Cordillera. Ang Kankani ay isang tribo sa Benguet at ayon sa alamat, si Apo Ano ay demigod. Ito ay dahil anak siya ng mortal na tao at ng isang espiritong tagabantay ng kagubatan. Ayon sa oral tradition, ang ama ni Apo Ano ay si Tugtugaka na isang mortal na tao at isang kilalang mahusay ng mga ngaso sa lugar. Habang ang kanyang ina naman ay si Kuyapon na kilala bilang isang tumungaw o ang ibig sabihin ay espiritong bantay sa kabundukan na nagaan yung tao. Ayon sa kwento, ang ama ng diwatang si Kuyapon ay hindi tanggap ang batang sanggol na si Ano dahil sa hindi katanggap-tanggap na amoy ng pagiging tao nito. Dahil dito, ibinigay na lang ni Kuyapon ang batang sanggol kay Tugtugaka at ibinilin na siya ng magpalaki sa bata dahil ayaw itong tanggapin ng kanyang lolo. Kinuha ni Tugtugaka ang kanyang anak at iniuwi sa kanyang bahay kasama ang kanyang bagong asawa na hindi magkaanak that time. Ipinalaki ng mag-asawa ang batang ito na kalaunan ay naging mahusay ng mga ngaso noong 12th century na nabuhay hanggang sa edad na 250 years old bago ito namatay. Dahil sa pagiging mahusay niya na hunter at mandirigma, naging leader siya ng tribo. Sa kanyang pagkamatay, minamify ng mga Kankanis ang kanyang katawan. Ang minamified niyang katawan ay sinuutan ng tribal chief attire bago siya ilagay sa kabaong na kahoy. May kita sa kanyang katawan na puno siya ng tato na marka ng pagiging isang hunter at warrior. Kulay brown ang kanyang tuyot na balat at nakaupo ang kanyang posisyon habang ang kanyang mga kamay ay nakaporma na tila ay nagdarasal. Inilibing siya sa loob ng kuweba malapit sa mabatong bundok ng nabalikong Benguet. Matahimik na nakahimlay ang katawan ni Apo Ano sa kuwebang ito sa loob ng 600 years mula nung siya'y namatay hanggang sa mapadpad sa lugar ang isang European na si Hansmeer noong taong 1885 at natagpuan ang mummified body ni Apo Ano. Pagtungtong ng taong 1918 hanggang 1920, panahon na nagsisimula ng magtayo ng mga istrukturang mga Amerikano sa Benguet region, ibiglang nawala sa kuweba ang katawan ni Apo Ano at hinihinalang ninakaw ito. Matapos ang pagkawala ng mami, sunod-sunod na trahedya ang naranasan ng lugar tulad ng matinding pag-ulan, taggutom at landslide. Kaya naniniwala ang mga residente sa buong rehiyon na sinumpa ang lugar dahil sa pagnakaw sa mummified body ni Apo Ano. Paglipas ng ilang taon taong 1922, natagpuan sa isang karnival sa Maynila ang katawan ni Apo Ano habang bumubuhos ang napakatinding ulan sa buong Kamaynilaan. Ipinapakita si Apo Ano sa karnival para mag-entertain ng mga tao. Ang ginagawa nila sa mami ay ilang beses pinihit-pihit ang posisyon ng kamay nito na bahagi ng kanilang sideshow. Hindi nagtagal ay naglahong muli ang mami ni Apo Ano. May ebidensya na dinala ang mami ni Apo Ano sa US at idinisplay sa mga exhibits. Isa sa mga exhibits na pinagdalan ni Apo Ano ay ang museo ng Seattle, Washington noong 1940s na kabilang sa artikel ni Linda De Leon na tinawag na The Mummies of Benguet na pinublish sa Philippine Panorama noong August 8, 1976. Taong 1984, lumitaw naman sa isang antique shop ang mami at may nakita rito. Kinilala ito ng isang mambunong o tribal priest ng Benguet na ang mami na ito ay walang iba kundi si Apo Ano na ninakaw sa kuweba ilang dekada ng nakararaan. Ang antique shop na ito ay pagmamay-ari ng isang antique collector na si Concepcion Cortez.
Ayon sa kanya, nabili niya lang daw ang mami sa pangangalaga ni Don Antonio Jimenez ng Vegan Ilocos Sur. Kalaunan, idinonate din ni Concepcion Cortez ang mami sa National Museum of the Philippines. Ayon sa isinagawang inspeksyon ng mga opisyal ng National Museum, ang mami ni Apo Ano ay may signs na ng fungal invasion. Meron na kasing makikitang mga white spots na kumukontaminate sa katawan ni Apo Ano. At ayon sa kanila, tuluyan na itong masisira kung hindi ito mape-preserve sa original na kondisyon nito. Ang madalas kasi na pagbukas ng kabaong ng mami at hindi maayos na paghawak ng katawan nito ay siyang nagiging dahilan ng pagkasira nito. Kaya regular itong chinecheck ng mga tauhan ng museo para i-treat ang mga fungi. Pero noong May 1999, ibinalik na ng National Museum of the Philippines ang mami sa lugar kung saan ito natagpuan, na mahigit 600 years nang namatay mula nung mapasakamay sa kanila ang mami. Kinuha ng mga elders at opisyal ng Benguet ang mami at ibinalik sa kuwebang pinaglibingan nito sa sityo na Balikong sa barangay na Tubling ng Benguet. Nung dumating ang mami sa Nayon, nagsagawa sila ng ritual sa muling paglibing ng katawan ni Apo Ano at nagsagawa ng grand feast na nagtagal ng halos 3 araw. Nilagyan ng gate ang kuweba at ipinadlak ito. Sa huling araw ng feast, isang bagari ang lumitaw sa kalangitan na pinaniniwalaan ng mga tao na sumisimbolo raw ito ng matagumpay na pagbalik ng mummified body ni Apo Ano. Ang masaklap lang doon, ang original na kabaong ni Apo Ano na mula sa hollow tree at may decorated na sungay ng usa ay wala na at bagong kabaong na ang pinaglagyan niya. Noong taong 2016, ipinag-utos ng mayor sa mga opisyal ng barangay na Tubling na kailangan magtalaga ng tagabantay sa kuweba at hinto muna ang public viewing kay Apo Ano. Alam niyo ba na ang plano ng local government ay magsagawa ng replika ni Apo Ano para sa public viewing habang ang original na mami ay ililipat at ililibing sa pinakaloob ng kuweba? Ito ay dahil kahit ang mismong local government ay naniniwala na kapag tuluyang nasira at hindi na preserve ang mummified body ni Apo Ano ay magdudulot ito ng matinding disaster sa kanilang lugar. Sa ngayon, ang mummified body ni Apo Ano ay idineklara na bilang national treasure ng Pilipinas at parte na ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan ng komento para sa inyong mga salubin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.